Hello mga kababayan ko dito sa loob ng Kariang, Saudi Arabia. Meron po akong mga simple clips na ipapakita o simple video clips na ipapakita sa inyo kung paano nyo po ma-check ang iyong passport kung ready for release na. Kasi minsan may mga inquiries po ako natatanggap, ah hindi ko po nakikita yung aking passport doon. O mga kailangan ng clarification ba. So sa susunod na video po, sundan nyo lang po at makikita nyo po ang difference or saan po nakalagay yung passport nyo kung ito man po ay ready for release na. Ang video na ito ay para lang to sa mga kababayan nating medyo hindi pa masyado marunong sa paggamit ng website ng ng ating imbahada. So tingnan niyo lang po ang susunod na video. Salamat. So dalawa pong klase ang kung paano niyo po ma-search yung iyong passport kung ito po ay ready for release na. Kung sakasakali po kayo ay nag-renew doon sa VPS, doon nyo po i-search sa passport ready for release. Kung kayo naman po ay nag-renew mismong sa ating Philippine Embassy Riyadh, doon nyo po i-search yung name sa passport ready for release at the Philippine Embassy Riyadh. So yun po yun. Kasi po marami pong kalituhan kasi yung iba nag-search po doon sa passport ready for release, which is nag-renew sila doon sa mismong embassy, hindi po talaga makikita doon yung pangalan nila. Okay? So, two options po. Una, tandaan natin, kapag kayo po ay nag-renew sa VPS, kung umabot na po ng 45 days, i-search nyo po ang iyong name or surname doon sa passport ready for release. Okay? Pangalawa, kung kayo naman po ay nag-renew sa mismong Philippine Embassy Riyadh, kapag ka po umabot na po ng 45 days, doon nyo po i-search yung surname nyo sa passport ready for release at Philippine Embassy Riyadh. So, yun po yun para hindi po tayo malito. Okay? So, tingnan nyo lang po yung susunod na videos para may guide po kayo. So, maraming salamat po. From your Google or Safari, search nyo na po yung Embassy Riyadh. Lalabas po dyan yung official website ng Philippine Embassy Riyadh. Okay? Pag-search nyo po, doon sa menu, click nyo po yan. So, Consular Services and then Passport Services. Alright? So, like I said po, pagka po kayo ay nag-renew sa VFS, masi-search nyo lang po ang inyong name mismo sa passport for release po na options. Alright? So, example, naklik ko na yung search po ito na yun. So, maglalagay ako kung sakasakaling surname ng Romero. Alright? So, i-click ko lang yung Romero na, type ko lang yung Romero na surname, tapos search. So, ayan, lumabas na yung mga pangalan ng mga nag-renew ng kanilang passport sa mismong VFS. So, ang pangalawang option po, it's yung passport ready for release at the Philippine Embassy. Kung doon po kayo nag-renew. Okay? So, example, kinik ko na yon. So, ayan, lumabas na yung pinaka-home screen niya kasi after ko siya mag-click. So, hanapin natin yung search space. So, example, ano bang ilalagay ko na apelyedo? So, example is Abad. Sana may Abad na na surname na nag-renew. So, example, Abad. So, pagka-type ko ng Abad, so, i-search ko na, click. So, ayan, medyo may lumabas siya or lumabas ng Abad. So, from the left or from the right side po, may nakalagay dyan na location, right? So, yung location na yan, dun nakalagay is
Philippine Embassy Riyadh. So, ibig sabihin, dun nyo lang po makiklaim ang iyong passport. Alright? Sa mga gusto pong mag-claim ng passport without having an appointment, dalawang araw lang po ang binibigay ng ating imbahada, which is meron po silang weekends like Friday from 1 p.m. to 5 p.m. without appointment po yun. Kapag ka naman po ay Saturday from 8 a.m. or 9 a.m. I guess until 5 p.m. No appointment po yun. Just walk in lang po. Just bring your original passport and then yung resibo. Okay? So, yun lang po. Hindi po tayo dapat malito. So, kapag ka po kayo ay nag-renew sa mismong Philippine Embassy, i-search nyo po ang inyong passport sa passport ready for release at the embassy. Kapag ka po naman sa VFS, dyan po sa passport ready for release. So, yun lang po. Hindi po tayo dapat malito. So, maraming salamat. Sana po nakatulong yung aking small video clip sa ating mga kababayan na medyo hindi pa po gamay yung website ng embassy. Maraming salamat!